Maligayang pagbalik sa StarVox, isang bagong edisyon ng paglalahad ng buod ng pelikula. At ngayong araw ay ating ilalahad ang pelikulang Bugso. Nagsimula ang pelikula sa isang text messages na tila nagtatanong ang nagngangalang Curious Eyes kung magkano sa kausap niya at ang sabi nito ay 5,000 lahat. Ang isang babae ay nag-aayos at tila may pinaghahandaan. May kahalikan siya at tuloy-tuloy na nga ang sayaw ng dalawa. Sa isang kotse, pinakita si Nadado at Estela na may pupuntahan. Sila pala ay taga-alok ng kakaibang palabas sa mayayamang kliyente. Dito na nga nag-umpisa si Nadado at Estela magpagalingan habang pinapanood sila ng referee at di nagtagal ay nakilaro na rin sa kanila. Dismayado si Estela sa sahod na natanggap kaya kinuha nito pati ibang alahas at umalis ang dalawa. Kausap ni Estela ang boss niya at sinabing ibalik nila ang sahod na bayad sa kanila. Maya-maya pa ay tumawag si Edward, ang kapatid ni Estela. Binamaltrato daw ito ng tita nito kapag hindi nakapagpapadala ng pera si Estela. Umaangal din ito sa hirap ng trabaho nila pero ang boss niya ang may mas malaking kita. Nais na niya na gumawa na lang ng sariling negosyo pero hindi pa raw nila kaya, sabi ni Dado. Nagbiyahe ang mag-asawa para puntahan si Edward. Masaya si Edward na nakatanggap ng regalo pero bigla itong umiyak at gusto na nitong sumama sa ate niya palayo sa kanilang tiyahin. Dinamaya naman ni Dado si Estela sa lungkot na nararamdaman nito. Pumunta si Estela sa isa na namang kliyente. Sa una ay pinapalaya siya nito pero di naglaon ay kumagat na rin ito. Samantala bigla na lang pinakita ang isang babae na nagngangalang Baby na may ka-sparring din at ito ay biglang nilagyan ng posas dahilan para ito ay pumalag at umalis pero nahabol siya ng lalaki. Nakita ito ni Dado at ipinagtanggol niya si Baby sa lalaki. Pinatira muna ni Estela si Baby sa isang kwarto pero inangalan ito ni Dado. Binigyan ng damit na masusuot si Baby ni Estela at napansin ito ang pera na sabi naman ni Baby ay kinuha daw niya sa lalaki. Isang umaga ay pinagluto ni Baby si Nadado at Estela. Umalis ang mag-asawa at ipinagkatiwala ng dalawa kay Baby ang buong bahay. Habang wala ang dalawa ay pumasok si Baby sa kwarto ng mag-asawa. Kinuha nito ang litrato ni Dado at iniisip na meron silang shooting practice. Umuwi na ang dalawa kaso wala si Baby at wala din ang susi kaya hindi sila makapasok. Si Baby pala ay nakikipag-umpugan sa isang kliyente. Umuwi si Baby na may dalang grocery at nagalit sa kanya si Stella dahil sa tagal ng paghihintay nila. Bago pa man maisara ni Dado ang pinto ay dumating ang nanay ni Baby at pinapauwi ito sa kanila. Ayaw umuwi ni Baby at sinabi nito na ginalaw siya ng kanyang ama-amahan pero ayaw maniwala ng kanyang ina at ito ay sinaktan pa. Inawat ito ng mag-asawa. Kinausap nila si Baby kung bakit hindi nito sinumbong sa mga pulis ang ginagawa sa kanya ng kanyang ama-amahan. Pulis din daw kasi ang ama-amahan niya at ayaw niya nakalkalin pa ng hukom ang kanyang pagkatao. Malas niya daw sa kanyang ina. Isang umaga, nag-aya si Baby na kumain sila sa labas dahil kaarawan niya. Nagsasayaw ang dalawang babae habang si Dado naman ay nagiinom sa tabi. Umuwi silang lasing si Estela. At inaakit naman ni Baby si Dado pero hindi ito pinatulan nito. Umalis na si Baby at ang dalawa ay parehas na nakaramdam ng init ng katawan. Matapos ang sesyon ay pumunta sa CR si Dado. Pero nakita niyang naliligo si Baby kaya umalis ito. Kinaumagahan tuloy pa rin ang pagdikit ni Baby kay Dado. Pero si Dado ay tuloy din ang pag-iwas. Dumating si Estela na hindi maganda ang pakiramdam. Mataas ang temperatura niya. Nangihinayang si Estela sa kanyang book pero mas kailangan niyang magpahinga ayon kay Dado. Si Baby naman ay nasa isang lugar at nag-pole dancing kasama ang isang lalaki. Kaso ang iniisip pala niya ay si Dado. Tumawag si Estela kay Dado at si Baby pala ang pumalit sa nabook ni Estela. Bago pa makapasok ng sasakyan si Dado ay tinawag siya ni Mike na matagal niyang kakilala. Nilibre ni Mike si Dado ng pares at mami at nag-usap sila tungkol sa buhay ni Mike. Hindi daw nagtagal ang relasyon niya sa bading dahil masyado itong siloso. Nag-aral siya ng welding, pumunta sa ibang bansa at doon ay nakaipon at nagkapamilya. Nakita ni Mike si Baby at jackpot daw si Dado kay Baby. Ilang araw nang nilalagnat si Estela at nais na dalhin ni Dado ito sa doktor. Ayaw ni Estela dahil mababawasan daw ang kanyang pera at mas mahalaga sa kanya iyon kaysa sa kalusugan. Samantala si Dado naman ay sumideline. Ibinigay ni Dado ang kita niya kay Estela at nagtalo sila. Naibulalas ni Dado na ang tingin daw sa kanya ni Estela ay utusan at driver lamang. Hindi daw totoo yon, sabi ni Estela dahil partner daw niya si Dado. Pumayag naman si Dado na partner daw sila pero sa racket lang at sabay alis. Nag-iinom mag-isa si Dado nang dumating bigla si Baby. Sinabi ni Dado na mahal niya si Estela pero parang siya lang ang nagmamahal. Ano mang oras ay pwede niyang iwanan si Estela pero hindi niya ginagawa. Sinabi naman ni Baby ang tanong na, bakit ka naman nagtitiis sa taong hindi ka naman mahal? At nangyari na ang matagal na gustong mangyari ni Baby. Nagising si Baby at tumawag sa kanya ang boss daddy niya. Samantala, nagkaayos na si Nadado at Estela at nagkaamuyan sila nang biglang sumilip si Baby at nagtanong kung pwede ba daw siyang sumali. Sabay sabing joke lang daw.
Sumunod na araw, dumating si Baby na may dalang pagkain at niyaya ang dalawa. Pero parang hindi maipinta ang mukha ni Stella at sinabi na lang ni Dado na ilagay na lang sa lamesa at kumain na sila. Nagtaka si Baby. Hindi raw makaramdam si Baby na kailangan na niyang umalis dahil sila ni Dado ay malapit na ring umalis sa bahay. Nagsiselos si Stella lalo pa hindi maalis sa isip niya na gusto sumali ni Baby sa ginagawa nila ni Dado. Last na daw nalarga nila ito at aalis na sila. Sa Quezon ang naata sa kanilang trabaho at VIP ang kliyente. Bago pa ang Quezon ay rumakit muna si Stella. Pagkatapos ng racket ay kinuha ni Stella ang number ng isang babae at pinapasali siya sa kanilang grupo. Habang naliligo si Dado ay pumasok si Baby. Naghalikan sila habang si Stella ay mahimbing ang tulog. Maya-maya pa ay nagising ito at hinahanap si Dado. Kumatok ito sa banyo at pumasok na tila may hinahanap. Doon ay nagtrabaho na si Stella. Kinaumagahan ay nasa bahay na sila ng VIP client sa Quezon. Umakyat si Stella at doon ay nakita niya si Senator. Sinimula na siyang halikan at parehas na silang naglaro ng apoy. Brutal palang maglaro itong si Senator. Gumagawa siya ng mga bagay na ayaw ni Stella. Tumakas at hinampas ni Stella ng figurine si Senator. Dali-dali niyang niyaya si Dado na umalis agad. Tumawag ang boss nila at sinagot ito ni Dado at ibinigay naman kay Stella. Buhay daw si Senator at huwag siyang mag-alala. Pero may pinapagawa siya at kailangan daw niyang maghanap ng ikatlong kapareha. Narinig lahat ito ni Baby. Pumayag si Baby sa alok na trabaho ni Dado at Stella. Bago sila umalis ay napansin ni Dado na matamlay si Baby. Kinausap niya ito at sinabi ni Baby na hindi sila pwedeng umalis dahil hahantingin sila ng boss. Pero niyaya niya si Dado na umalis silang dalawa dahil hindi daw naman siya mahal ni Stella at mahal niya si Dado. Hinalikan ni Baby si Dado. Nahuli sila ni Stella. Sinabi ni Baby sa harap ni Stella na mahal niya si Dado. Tumatawag na ang boss nila pero ayaw na sumama ni Stella sa lakad. Kinausap ito ni Dado. Hindi naman daw siya nagsiselos sa mga pinagagawa nito. Pero itong si Stella ay grabe makareact sa mga nakita niya sa dalawa. Nakita nila na ang tumatawag ay parehas na pangalan ng boss. Nakausap din ni Baby noong una. Pumayag na si Stella at pumunta na sila sa lugar ng trabaho. Nagsimula na ang bardigula ng tatlo habang nanonood ang VIP client. Maya-maya pa ay tumayo ang nanonood at sinapak si Dado. Gumising ang dalawa na nakatali ang kamay at paa. At sinabi ng boss nila na inutusan daw siya ni Senator na gumanti para sa kanya. Alam din ng boss nila ang balak nilang pagtakas. Si Baby ang nagsumbong sa boss nila. Ipinakita rin na gusto pala ng boss nila si Dado at ayaw na ilayo ni Stella si Dado sa kanya. Tangkang magpaputok na si boss pero pinigilan ito ni Baby at siya ang napagbalingan ni boss. Pinahawak ni boss si Stella ng baril at kapag hindi ito pumutok ay pwede na silang umalis na dalawa. Kaso pumutok ito. Sa huli ay ipinakita na may bagong driver na si Stella at maluha-luha ito sa nangyari sa kanila. At dyan nagtatapos ang pelikulang bugso. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga bago pa lamang na nakabisita sa ating channel ay inaanyayahan ko po kayong isubscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ia-upload ko po para sa inyo. Ito po ang Star Vox. Hanggang sa muli, salamat!